Tita Rita, nakikita mo po ba ang nakikita ko? Tanong ni Noel. Nakatingin siya sa direksyon ni Lennon. Noel, saglit lang ha. Naghahanap lang ako ng barya. Manong, magkano nga po lahat ng pinataka ng pamasahe namin? Ani ni Rita. Tumugon ang tricycle driver pero hindi yun narinig ni Rita dahil sa lakas ng tunog ng kanyang cellphone. Mabilis niyang sinagot ang tawag ni Adeline. Manong, pakihintay po ha. Kakausapin ko lang po ang kaibigan ko. Nakangiting sambit ni Rita. Napatingin siya kay Noel na hinihigit nito ang kanyang damit. Noel, ano bang problema mo? Medyo naiinis na si Rita kay Noel. Si Daddy po, minumulto niya po ako. Kinusot ni Noel ang kanyang isang mata. Tita Rita, hindi mo ba siya nakikita? Kumunot ang noon ni Rita. Alam niyang buhay na buhay ang ama ni Noel at alam niya rin na si Adeline ang dahilan kung bakit naniniwala si Noel na patay ng kanyang ama. Halos mapatalon siya nang biglang nagsalita si Adeline sa kabilang linya. Sumakay na ulit kayo ng tricycle. Bumalik na kayo sa school ni Noel. Nanditong daddy ni Noel. Pakiusap Rita. Naglakad na siya papalapit sa inyo. Hindi sila pwedeng magkita. Mas lalong hinigit ni Noel ang laylaya ng damit ni Rita. Tita, naglalakad na po palapit sa atin si daddy. May kasama po siyang isang magandang multo. Ano pong gagawin natin? Mukha pong galit sa akin yung babaeng multo. Tarantang wika ni Noel. Agad na inakay ni Rita si Noel papasok sa loob ng tricycle. Namilog ang kanyang mga mata nang makita niyang carbon copy ni Noel. Buisit! Bulalast ni Rita. Ma'am, masama pong magmura. May bata po kayong kasama. Bayad niyo po pala, tura ng tricycle driver. Palapit na palapit si Lennon sa kinaroroonan ni Rita at Noel. Mabilis na sumakay sa loob si Rita at inutusan ng tricycle driver na ibalik sila sa paaralan ni Noel. What the heck? Where are they going? Mas lalong binilisan ni Lennon ang kanyang paglalakad nang makita niyang binubuhay na ulit ng driver ang makina ng tricycle nito. Love, saka pa pupunta? Kanina pa ako tanong ng tanong sa iyo ah. Sino bang hinahabol mo? Reklamo ni Cynthia habang nakabuntot kay Lennon. I need to confirm something, love. Don't follow me. Ayoko mapagod ka, sabi ni Lennon. Napatakbo siya nang makita niyang umaandar na ang tricycle. Love, huwag mo kong iwan dito! Lennon! Sigaw ni Cynthia. Napamura siya nang bigla siyang binusinahan ni Jacob. Hinubad niya isa niyang heels at buong lakas na binato sa direksyon ng sasakyan ni Jacob. Unfortunately, hindi man lang tumama sa sasakyan ni Jacob ang heels niya. Nagsisigaw siya sa inis nang makita niya ang malapad na ngiti ng kanyang ex-boyfriend. Shit! Shut them all! Ani Cynthia habang kinakalmang kanyang sarili. Please slow down, Adeline requested. Masusunod, ultimate crush, tugon ni Jacob. Napangiti siya nang sinimangutan siya ni Adeline. Ang cute niya talaga kapag naaasar siya, ani ng isip niya. Samantala, halos maligo na sa pawis si Lennon sa kakahabol sa tricycle. Stop the tricycle! Stop it! Lennon yelled with all his might. Sinusubukan pa rin habulin ni Lennon ang sinasakyan ni Noel at Rita. Hindi naman siya marinig ni Noel dahil sinalpakan ito ni Rita ng headset sa kanyang mga tenga. Look at that bastard. He's going after your son, after what he'd done. Siguro hindi siya tatantanan ng mga tanong sa isip niya, sambit ni Jacob. Believe me, he's going to stop running anytime soon. Sa totoo lang, minsan naisip ko rin na may chance na itanggi niya si Noel sa lahat. Kung ako nga, ilang beses na niyang tinanggi. Yung anak pa kaya namin na bunga lang ng one night love na sinasabi niya? Mapait na sabi ni Adeline. Napatawa siya nang makita niyang huminto na sa pagtakbo si Lennon. See, I told you, he's not that determined to go after our son. Napapitlag si Lennon nang bigla siyang binusinahan ng malakas ni Jacob. Bullshit! Lennon screamed at the top of his lungs. Namula ang kanyang buong mukha nang makita niya nakasaludo pa sa kanya ang gitnang daliri ni Jacob. Gago! Mabilis na inihaharurot ni Jacob ang kanyang sasakyan. Pareha silang napatawa ni Adeline. Ang sarap inisin ng kupal mong kapatid, no? Halos mapaluhan na si Adeline
Sa kakatawa, sinabi mo pa, sa aming tatlong magkakapatid siya ang pinakapikunin, segunda ni Jacob. Tita, bakit po tayo bumalik dito sa school? At saka sino po ba yung matandang lalaki kanina? Tanong ni Noel habang bumababa sa tricycle. Hindi ko siya kilala, Noel, tugon ni Rita. Eh bakit po natin pinuntahan yung lugar na sinabi niya? Kumukurap-kurap ang mga mata ni Noel habang nakatingala kay Rita. He's waiting for her answer. Ma'am, bayad niyo po. Oo nga pala. Kumuha ng barya si Rita sa kanyang pitaka. Manong, heto po yung bayad. Maraming salamat po ha. Niligtas mo kami sa dilubyo. Hinihingal na sabi ni Rita. Kumunot ang noon ni Noel. Tita, did you also see my dad? He asked. Ang dami mo naman tanong bata ka. Halika na nga. Ihatid na kita sa room mo. Ani ni Rita. But tita, hindi mo pa po sinasagot ang mga tanong ko. Kunot noong sabi ni Noel, bumuntong hininga si Rita. Hindi ko nakita ang daddy mo. At saka diba patay na siya? Siguro namimiss mo lang siya kaya nakita mo siya kanina. Tirik ang araw oh, regarding naman doon sa matandang lalaki. Hindi ko siya kilala gaya na sinabi ko sa iyo kanina. May hinahong sagot ni Rita. Eh bakit po natin sinunod ang sinabi ng matandang lalaki kung hindi mo naman po pala siya kilala? Nakataas ng kilay ni Noel. Hay! Buntong hininga ni Rita. Naubusan na ng sasabihin si Rita. Ang totoo, inabutan siya ng matandang lalaki na isang white envelope na naglalaman ng 20 mil. Dala ng matinding pangangailangan. Walang pagdadalawang isip niyang sinunod ang mga sinabi nito. Nasa ospital kasi ang kanyang ina at hindi niya kayang tumanggi sa grasya. Simple lang naman, pati ang pinapagawa sa kanya, hindi naman niya akalaing nandun pala ang mga magulang ni Noel. Siguro nagkataon lang ang lahat? Oo, tama. Nagkataon lang yun. Bulong ni Rita. Tita, what did you say? Noel asked. Wala, Noel. Halika na. Tingnan mo oh, malapit ka nang mahuli sa next class mo. Inilahad ni Rita ang kanyang kamay para akayin si Noel. Nagpakawala ng isang malalim na hininga si Noel bago niya hinagip ang kamay ng matalik na kaibigan ng kanyang ina. Habang naglalakad sila papunta sa kanyang silid ay pinisil niya ng marahan ang kamay ni Rita. Napahinto sa paglalakad si Rita at tinitigan si Noel. Sa ngayon ay nakayuko ng bata. Tita Rita, I'm sorry po, ani Noel. Makikitaan siya ng sensiridad habang humihingi ng pasensya dahil sa kanyang kakulitan. Sumilay ang ngiti sa labi ni Rita. Yumuko siya at ginulong buhok ni Noel. It's okay. Let's go. Tura ni Rita. Thank you po, Tita Rita. Tara na po. Mabilis na sagot ni Noel. Sa labas ng paaralan ni Noel ay may humintong isang puting limusin. Lula nitong matandang lalaki nagbigay ng puting sobre kay Rita. Magaling palang makipaglaro ng tago-taguan si Adeline. Sambit ni Don Michael habang humihit-hit ng sigarilyo. Humanda ka sa akin, Lennon. Aalamin ko kung bakit iniiwasan ka ng ina ng iyong anak. Kapag nalaman kong tinatarantado mo sila, ako na mismo makikipaglaro sa iyong bata ka. Senyor, papasok po ba kayo sa school ni Noel? Tanong ni Sancho. Hindi na. Sapat na mga nalaman ko ngayong araw. Umuwi na tayo. Binuksan ni Don Michael ang bintana ng kanyang limusin at tinapon ang upos ng sigarilyo. Siya nga pala, Sancho. Ano po yun, senyor? Tanong ni Sancho habang nagmamaneho. Simula sa Lunes, padala mo sa ating katulong ng masasarap na pagkain ng aking apo. Siguraduhin ka mong masusustansyang mga yun at huwag na huwag magpapakilala kay Noel. Bigyan niyo rin ng regalo mga guro ng aking apo. Sa kanila niyo padaanin lahat ng mga gusto kong ibigay kay Noel. Bili ni Don Michael. Masusunod po, senyor. Tugon ni Sancho. Noel is smart. He got it from me, so be careful. Ayoko malaman na mag-ina na alam ko ng tungkol sa kanila. Maliwanag ba? Opo, senyor. Maliwanag po. Sagot ni Sancho. Good. Pagdating natin sa bahay, tawagan mo kagad si Lennon. May ipapagawa ko sa kanya bukas. Ani Don Michael. Masusunod po, senyor. Wika ni Sancho. Napahawak sa kanyang dibdib si Don Michael nang biglang may nagsalita sa cellphone niya. Huli na nang maalala niyang kausap nga pala niya kanina ang isa niyang anak, nakalimutan niyang i-end ang call. Papa, paano mo nakilala si na Adeline at Noel? Papa, hello? Are you still there? Papa! Inis na ibinaba ni Devine ang kanyang cellphone sa kanyang mesa.
Malaking problema ito. Paano nakilala ni Papa si Adeline at ang pamangkin ko? Worst of all, he already knew about his grandson. Sunod-sunod ang buntong hininga ni Divina. Lately, pressure and stress consume her well-being. Mukhang masasakit palalong ulo niya dahil sa kaibigan at pamangkin niya. Sana hindi magalit si Papa kay Adeline. Ay, sambit ni Divina. Hinihilot niyang kanyang noo nang biglang pumasok sa kanyang opisina si Julius. Why are you here? Hindi ba sabi ko sa'yo doon ka na muna sa lobby? Inis na tanong ni Divina. Mukhang mapagbubuntunan pa niya si Julius. Ma'am, tumawag po sa akin si Senyor. Umuwi raw po tayo sa San Martin bukas ng gabi. Nakayukong sambit ni Julius. Kumunot ang noo ni Divina. Papa, what are you thinking? She whispered. Tiningnan ni Divina si Julius na hanggang ngayon ay nakayuko pa rin sa harap niya. Hey, chin up. Now tell me, ano pang sinabi sa'yo ni Papa? Tingigil niyang pagpapaikot sa kanyang office chair. Magdala raw po kayo ng evening gown kung gusto ninyo. O kaya raw po ay doon na kayo bumili sa super malls. May engagement party raw po sa mansyon. Yun lang po sinabi sa akin ni Senior. Magalang na tugon ni Julius. Engagement party? Tumaas ang kilay ni Divina. Did he tell you whose engagement it is? Umiling si Julius. I see. Tinitigan ni Divina si Julius. Nakipagtitigan naman ito sa kanya. Inikot niya ang kanyang mga mata. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang sa binata. May sasabihin ka pa ba? Tanong niya habang nakatingin sa kawalan. Oo, wala na po ma'am, sagot ni Julius. The door is open. You may go, ani ni Divina. Po? Hindi gaano narinig ni Julius ang sinabi niyo ni Divina dahil naging abala siya sa pagtitig sa mukha ng amo niya. Are you deaf? I said, you may go. Matari na sambit ni Divina. Napakamot sa kanyang batok si Julius. Pasensya na po ma'am. Natulala po kasi ako sa mukha niyo. Ang ganda ninyo po kasi lalo ngayon. Bulong niya. What did you say? Nagsalubong ang mga kilay ni Divina. Ang totoo'y narinig naman niya yon. Gusto lang niya ipaulit kay Julius. Ang sabi ko po, aalis na po ako. Hehe. Tugon ni Julius. Mabilis siyang lumakad palabas ng pintot marahang sinara yon. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Divina. Bigla siyang napangiti habang nakatingin sa may pinto. Mahina niyang hinampas ang kanyang sarili. Why am I acting like this? Weird. Kastigo niya sa kanyang sarili. Love, look at yourself. Basang-basa ng pawis ang mukha't katawan mo. Sino ba kasi yung hinahabol mo? Mas importante ba siya sa buhay mo kaysa sa fiancé mo, ha? Iniwan mo ko kanina dito. Mag-isa, reklamo ni Cynthia. Hindi maipintang mukha ni Cynthia dahil sa sobrang inis kay Lennon. Nasa loob na sila ng sasakyan. Binuksan nilang mga bintana dahil mag-aamoy pawis doon. Kinubad na rin ni Lennon ang kanyang suot na damit dahil basang-basa na yun ang pawis. Good thing, I always bring spare clothes, Lennon said before he put his clothes on. Love! Halata sa tono ng boses ni Cynthia na nagtatampo siya kay Lennon. I'm sorry, okay na ba? Wala sa mood na sabi ni Lennon. Padalawang beses na siyang natatakasan ng batang yun. Gusto lang naman niyang malaman kung sinong ina nito at kung bakit kamukhang kamukha niya to. Alam niya sa sarili niyang hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nakakaharap at nakakausap ang bata. You're starting to show off your true color, Lennon. Baka nakakalimutan mong hindi pa tayo kasal. Malamig na wika ni Cynthia. Bubuksan na sana niya ang pinto ng sasakyan ni Lennon para lumabas nang biglang hinagip ni Lennon ang kanyang panga at hinalikan siya. Lennon! Tinulak ni Cynthia si Lennon. How dare you? Nalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa kanyang fiancé. I am sorry love, nadala lang ako ng emosyon ko, paliwanag ni Lennon. Mabilis na binuksan ni Cynthia ang pinto ng sasakyan at bumaba dito. Agad din naman siyang sinundan ni Lennon. Love, I'm sorry, sigaw ni Lennon. No, you're not being sorry. Hindi mo nga nasabi sa akin kung sino yung hinahabol mo kanina eh. Kainin mo yung sorry mo, nangingilid na ang luha ni Cynthia. Nang tumakbo si Lennon ay tumakbo rin siya. Ayaw niya munang makausap ang kanyang fiancé. Love, hintayin mo naman ako, reklamo ni Lennon. Napapagod na akong humabol ng humabol eh, dagdag pa niya.
Napatigil si Cynthia sa pagtakbo nang marinig niya yon. Tumawa siya ng pagak. Pumihit siya para harapin si Lennon. Mabilis siyang naglakad patungo sa kinaroroonan nito. Ah, sabi ko na nga ba, hindi mo ko matitiis eh. Hinihingal na sabi ni Lennon. Namilog ang kanyang mga mata nang biglang lumagapak sa kanyang pisngi ang kamay ni Cynthia. Na naman, may pagkasadista kay eh. Pasalamat ka, mahal na mahal kita. Pinigilan ni Cynthia na mapangiti. Nakakainis ka eh. Yung kanina, hinabol mo ng pagkalayo-layo. Nung ako nang nagpapahabol, nagreklamo ka kagad. Nasaan ang pagmamahal doon, Lennon? Ani Cynthia, ngumiti si Lennon at humakbang para mas lalong mapalapit kay Cynthia. Diyan ka lang, huwag kang lalapit, babala ni Cynthia, umiling si Lennon. Sa isang iglap ay yakap-yakap na niya ang kanyang fiancé. Ano ba, Lennon? Bitawan mo nga ako? Nagpumigla si Cynthia, pero kalaunan ay bumigay na rin siya. Kanina, I'm running after a boy. Padalawang beses ko na siyang nakita, love. Una sa Colombo at pangalawa doon sa harap ng dati niyang restaurant. Sa restaurant ni Papa. Gusto ko siyang makausap dahil may gusto lang akong itanong sa kanya. Sorry, okay? Hindi ko intensyong iwan ka mag-isa. Hindi ko intensyong saktan ang damdamin mo. Paliwanag ni Lennon. Hinalikan niya sa noo si Cynthia habang yakap-yakap ito. Unti-unting natunaw ang galit ni Cynthia. She closed her eyes, then she hugged Lennon back. Pasensya ka na ha, uminit ang ulo ko kanina. Napagod kasi ako eh, pero alam ko namang mali na sa'yo ko ibuntun yung pagkadismay at pagod ko, dagdag pa ni Lennon. Tumingala si Cynthia kay Lennon. Sige na, pinapatawad na kita, aniya habang kinikilig. Napasigaw si Cynthia nang bigla siyang binuhat ni Lennon. Hey love, what are you doing? Ibaba mo nga ako, sabi ni Cynthia. Let me carry you. Ayoko na papagod ang prinsesa ko, ani Lennon. Sus, bolero, sige na, ibaba mo na ako. Huwag ka nang mahiya, kaya ko namang maglak. Nalaki ang mga mata ni Cynthia nang bigla siyang hinilikan ni Lennon. Kapwa sila naghahabol ng hininga matapos ang halik. Kissing is an effective way to shut someone's mouth, Lennon said seductively. Napilitan siyang ibaba ni Cynthia nang tumunog ang cellphone niya. Si Papa na naman siguro. O kaya si Sancho, aniya. Pagsagot niya ng tawag ay boses ni Don Michael ang bumungad sa kanya. Kung kani-kanino ka naghahasik ng similya mo, nakabuntis ka tuloy nang wala sa plano. Parang pinagbaksakan ng langit at lupa si Lennon sa kanyang narinig. Love, si Papa ba yan? Anong sabi niya? Nakangiting tanong ni Cynthia. Papa na ang tawag niya kay Don Michael at hindi na senyor. Nabitawan ni Lennon ang kanyang cellphone. Hinawa kanyang kamay ni Cynthia at dali-dali siyang sumakay sa sasakyan. Hindi maaari. Bulong ni Lennon. Love, may problema ba? Bakit pinagpapawisan ka? Nakatodo naman ang aircon ah, ani Cynthia. Pupurasan sana niyang pawis ni Lennon sa mukha nang sinangga siya ng kamay nito. I'm fine. Put your seatbelt on, love. We're about to fly. Sambit ni Lennon habang nakafocus siya sa pagmamaneho. So, may problema nga, love? Muling tanong ni Cynthia. I guess so. Nagalang ang sagot ni Lennon. May masama bang nangyari kay Papa? Nahintakutan tanong ni Cynthia. Umiling si Lennon. Then why do you hurry like this? May hinahabol ka ba? Napakapit na mahigpit si Cynthia sa kanyang upuan na lalong pinaharurot ni Lennon ang sasakyan. Medyo bagalan mo naman ang pagpapatakbo, love. Baka maaksidente tayo. Nangangambang wika ni Cynthia. Don't you trust me? Lennon asked. I do, replied Cynthia. Then keep quiet, suway ni Lennon. Natigilan si Cynthia. Ilang minutong katahimikan ang lumipas sa pagitan nilang dalawa. I'm sorry, kinakabahan lang talaga ako sa sinabi ni Papa kanina. Please love, kahit ngayon lang, tumahimik ka na muna please. Mababa ka sa tono ng boses ni Lennon ang pagkalito at pagkabalisa. Okay love, naunawaan ko, sorry rin. Nakayukong wika ni Cynthia. Narating ni na Lennon at Cynthia ang mansyon sa loob lamang ng 20 minuto. Kalimitan, inaabot sila ng 1 oras kapag uuwi rito mula sa restaurant. Inayos ni Cynthia ang kanyang buhok. Kinuha niyang kanyang lipstick at nilahidan ang kanyang labi. Nag-retouch na rin siya ng blush on at eyeliner. Nang pababa na siya sa sasakyan ay pinigilan siya ni Lennon. Stay here, Lennon said while giving her fiancé a cold gaze. But love, I want to know what is going on.
Halata sa mukha ni Cynthia ang pagkadismaya. Lennon cupped Cynthia's cheeks before he kissed her on her forehead. Trust me, okay? I call you if I will need your presence there. Pagkasabi noon ay umalis na sa Lennon. Habang naglalakad ay nararamdaman na niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Si Adeline lang ang ginalaw ko maliban kay Cynthia. Imposibleng may anak kaming dalawa. Imposible. Nagtatawanan sina Don Michael at Sancho nang datnan sila ni Lennon sa sala. Kumunot ng bahagya ang noon ni Lennon. Papa, ani Lennon, nandito na palang magaling kong anak. Halika, umupo ka rito sa tabi ko. Nakangiting sambit ni Don Michael. Nagtataka si Lennon dahil sa halip na magalit ang kanyang papa sa kanya ay parang tuwang-tuwa pa ito. Papa, ano ba yung sinasabi mo kanina? Kinakabahang tanong ni Lennon. Uminom muna tayo, ani Don Michael sabay abot ng kupita kay Lennon at Sancho. Nilagyan niya rin ng alak ang mga kupita nila. Diretsong nilaklak ni Lennon ang alak, napangiwi siya dahil sa tapang ng alkohol. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at tinanong na niya ang kanyang pakay. Papa, who told you that I already have a child? Sinong baliw nagkalat ng rumor na yon? Tell me para makasuhan ko siya. Tumaas ang kilay ni Don Michael. Ang kanyang itibig lang napawi. May anak ka na? May apo na ako? Seryosong tanong ni Don Michael. Nagkatinginan sina Sancho at Lennon. Papa, are you kidding me? Sabi mo kanina kung kani-kanina ako naghahasik ng aking similya, kaya nakapagpalobo ako ng tiyan ng kung sino nang wala sa plano. Bakit parang nagibang ihip ng hangin? Kanina lang siguradong sigurado ka sa sinasabi mo, tapos ngayon tatanungin mo ko? Ani Lennon. Kinampas ni Don Michael sa braso si Lennon. Ang hilig-hilig mong makinig sa usapan ng may usapan. Paano mo nalaman ang tuko sa pinag-uusapan namin ni Sancho kanina ha? Kunot noon tanong ni Don Michael. Usapan niyo? Ni Sancho? Eh hindi ba tinawagan mo ko kanina? Inis na wika ni Lennon. Nagkatinginan naman si na Don Michael at Sancho. Maya-maya pa'y tumawa na ng malakas ang dalawa. What the? Bulong ni Lennon. I'm sorry, iho. Hindi ko alam na natawagan pala kita. Natatawang sambit ni Don Michael. Kung ganun, papa, sino nakabuntis? Tanong ni Lennon. Nahihiyang tinaas ni Sancho ang kanyang kanang kamay. Kukunin ko po kayong ninong sa binyag ha, Sir Lennon, aniya. Napa-facepalm si Lennon sa kanyang nalaman. Hindi naman pala siya dapat kabahan. Halos atakihin na siya sa nerbiyos habang nagmamaneho ng mabilis kanina. Sige, kailan ba manganganak ang girlfriend mo? Sagot ko ng gasto sa ospital, pati ng mga gamit ng bata, sabi ni Lennon. Gumaan ang kanyang pakaramdam. Buong akala niya ay patungkol sa kanyang sinasabing yun ng kanyang papa. Hindi ko po girlfriend yung nabuntis ko, sir. Nakayukuntura ni Sancho. Tumaas ang kilay ni Lennon. Don't tell me. Napakamot siya sa kanyang ulo. Opo eh, nabuntis ko po yung babae sa club, aniya. Naku, alam na ba ng girlfriend mo? Tanong ni Lennon. Umiling si Sancho. Hindi ko nga po alam kung paano ko sasabihin sa kanya eh. Kung ako sa'yo, sabihin mo na habang maaga pa. Ang sakit niyan sa ulo, sabi ni Lennon. Nahihirapan nga po ako sa sitwasyon ko eh. Mahal na mahal ko po yung girlfriend ko. Lasing na lasing lang talaga ako nun kaya napagsabog ako ng mga alaga ko sa kuweba ng iba. Ngayon pa lang po, nasasaktan na ako na sobra para sa girlfriend ko. Mangiyak-ngiyak na sabit ni Sancho. Wala ka nang magagawa kung hindi tanggapin ang lahat. Nandyan ni, kailangan mong panindigan yung nabuntis mo. Siguro hindi talaga kayo para sa isa't isa ng girlfriend mo. Magpakatatay ka sa anak mo. Don't stress your son to be wife dahil makakaapekto yun sa pagbubuntis niya. Take your time. Magkakaroon ka rin ng lakas ng loob na aminin ang lahat sa girlfriend mo. Payo ni Lennon. Tumikim sa Don Michael. How about you, Lennon? Wala ka bang nadidisgrasya ang ibang babae? Napalunok si Lennon sa tanong na yun ng kanyang papa. Isa lang, papa. Pero wala namang naging bunga yun. Tugon ni Lennon. Kailan niya ako balak bigyan ng apo? Isang taon na lang ang ilalagi ko dito sa mundo. Wala pa rin ba kayong balak na gumawa ng anak? Gusto ko sanang maramdaman kung paano magpakalolo sa maliliit na version niyo. Sambit niya. Don't worry, papa. Ako nang bahala sa gusto mong yan. Nakangiting sabi ni Cynthia. Napatayo si Lennon nang makita niya si Cynthia. Love, kanina ka pa ba dyan?
Kumunot ang noo ni Cynthia. Why do you look terrified, love? May hindi ba ako dapat narinig sa usapan niyo kanina? Wala naman. Hindi ba sabi ko sa iyo na huwag ka na munang bababa ng sasakyan? Mahirap pong sundin yun? Inis na tanong ni Lennon. Naiinip na ako dun eh. Inis na tura ni Cynthia. Tumayo na si Don Michael at nagpaalalay kay Sancho. Papa, saka pupunta. Kararating na ni Cynthia. Kunot noong sambit ni Lennon. Bigla akong inantok, iho. Anyway, feel at home, iha. Huwag ka lang masyadong maingay at baka magising ang mga alaga kong ahas. Natatawang wika ni Don Michael. Tumalikod na siya at nagsimula na maglakad. May alaga kayong ahas dito sa loob ng mansyon? Nahintakutan tanong ni Cynthia. Huminto sa paglalakad si Don Michael at inarap si Cynthia. Nagbibiro lang ako, iha. Bumuntong hininga si Cynthia. Akala ko talaga meron eh. Takot pa naman ako sa mga ahas. Aniya. Tumawa ng malakas si Don Michael. Mas matakot ka sa ahas na nagaan yung tao, iha. Bigla na lang silang sumusulpot para tuklawin ka. Minsan ang akala mong sa'yo pagmamayari na pala ng iba. Tuluyan ang umalis si Don Michael kasama si Sancho. Sumisipol-sipol pa siya habang naglalakad ng pakending-kending. Love, ano ba yung mga sinasabi ni Papa? He's acting weird, puna ni Cynthia. Huwag mo na lang siyang pansinin, love, suwestyo ni Lennon. Tama si Love, Papa's acting weird. Ano naman kayang iniisip niya? It looks like he's throwing a puzzle straight to my face. Tura ng isip niya. Hindi ako komportable dito, love. Tara sa supermalls. Aya ni Cynthia. Ngumiti si Lennon at tumango na una nang umalis si Cynthia. Nang tatayo na siya ay may napansin siyang maliit na litrato sa sofa. Nakataob pa ito kaya hindi pa niya kita kung sinong nasa litrato. Naiwan yata ito ni Papa. Ano Lennon? Kinuha niya ang litrato at tinignan ito. Biglang nalaki ang kanyang mga mata. Bakit may photo ng batang ito si Papa? Sino ka ba talaga? Hindi kaya? Love, tara na! Ang tagal mo naman! Sigaw ni Cynthia. Mabilis na itinago ni Lennon sa bulsa ng kanyang pants ang maliit na litrato ni Noel. Papunta na ako, love! Sigaw ni Lennon.